Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon po ay ating ginugunita ang kapiyastahan ng Mahal na Birheng Maria ng Rosario. Ganoon din po ating pasama sa inyong intensyon. Ngayon po ay sacerdotal anniversary ni Father Marco at special na intensyon para sa kanyang kaarawan ni Engineer Raycon Rosaluna. Ngayon din, itaas natin sa Panginoon at sa tulong ng Mahal na Ina ang mga biyayang ating ipinapanalangin ngayon. At upang tayo'y maging karapat-dapat, pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagkabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagkapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga ulibo na halos 1 kilometro lamang ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Maria, ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi.
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalot mga isipan. Diyos na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas sa mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang walang ni anuman ang mayayaman. Diyos na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako na kanya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kanaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" Tanong ni Maria, sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan muna natin, purihin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ganoon din ang ating mahal na ina, ang mahal na Berhen ng Rosario. Palakpakan natin ang mahal na ina. At si Padre Pio malapit lagi, tandaan natin yan. Si Padre Pio ay malapit sa mahal na ina. No?
Kaya siya'y naging banal na banal dahil sa kanyang pagiging malapit sa mahal na berhen, no? Malalim ang kanyang debosyon sa pamagitan ng pagdadasal ng rosaryo. Yan si Padre Pio, no? Laging nagdadasal yan ng rosaryo. Sa mabuting balita na ating napakinggan, napakagandang pakinggan, pag ang sabi sa iyo ng Diyos ay ganito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. No? Napakagandang pakinggan, pag may nagsabi sa iyo na matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. No? Ibig sabihin, pinagpala ka. No? At din natin tingnan ang ating sarili. No? O kaya'y kalugod-lugod sa Diyos. Ang Diyos kaya'y natutuwa sa akin? No? Ako kaya'y siya, ako kaya'y kinalulugdan niya, no? Sa aking buhay. Ang mahal na Birheng Maria ay maligaya sapagkat siya'y pinagpala at siya'y kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no? Yan ang susi ng maraming biyaya, yung kalugdang ka ng Diyos. Ang tanong sa ating buhay, di natin alam. Sapagkat kita natin ang takbo ng ating ginagawa. Ang mahal na Birheng Maria ay talaga'y inihanda sa ganyang buhay para siya'y maging kalugod-lugod. Pero tayo, kita natin ang lakad, ang journey natin sa ating buhay, ng ating buhay na talagang alam mo, maraming ups and down, marami kang pagbagsak, no? Pero ngayon, yung tingnan ng iyong sarili, o kaya'y kinalulugda ng Diyos sa mga panahong ito. Kalulugda ng isang tao ng Panginoong Diyos, alam natin, kapag ka mabuti ang kanyang kalooban, mabuti ang kanyang puso, no? At tayo din, ano, ngayon ay nagdiriwang tayo ng kapiyastahan ng Mahal na Birhen, ng Rosaryo, tayo lumapit sa Mahal na Ina. No? Siya'y kalugod-lugod sa Diyos. Hindi natin marahil kahayang abutin ang kanyang naabot. Bagamat siya'y tao din katulad natin, pero siya'y inihanda siya ng Panginoon sa ganyang buhay. Siya ang paraan natin ng paglapit sa Kanya, paghingi ng Kanyang dakilang awa, ano? Tayo magro-rosaryo, no? Lalapit tayo sa misteryo ng Diyos. Oo, nung kapanahon na naman ng Mahal na Birhen, hindi naman siya nagrosaryo, no? Pero ngayon tayo ay humihingi ng awa sa Diyos sa pamamagitan ng Mahal na Birhen at ang ating paraan ay pagdarasal ng rosaryo, no? Kaya nawa, no, mga minamahal na mga kapatid, no, ngayon ay buwan ng Oktubre, no, itong buong ito, ito inilalaan sa pagdarasal ng rosaryo. Kaya nawa sa paraan ng paglapit natin sa Mahal na Ina at paglapit lalong higit sa dakilang awa ng Diyos, naway magdebosyon tayo sa rosaryo, sa pagdarasal ng rosaryo. No? Mukhang parang simple lang ang dasal na yan, pero tandaan ninyo ang kasaysayan niyan, marami ang pinagtagumpayan. Maraming himala ang nangyari dyan. Simple lamang na hawak-hawak natin, pero sa kasaysayan ng mga banal na humawak niyan, napakaraming napagtagumpayan niyan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Pinapay na nagmulat.
ang lahat po'y magstayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong ang mga alay na aming hain ay siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinararangalan ang Mahal na Birhen ng Rosario, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang Mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinaragila ng lahat ng naparito mong alam na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay'y nagpalapad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasalangit. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kahari. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pag-ibig ay pa.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Mabuhay sa pag-ibig ay maging liha sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawin niyang lahat ng panindig. Sa gulit at dahas ay limutin. Sisidlang putik man ako, kayamanan ka ng puso ko. Pag-asang natatanaw ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kaluwalhatian sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine.
January 2025 ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP dito sa Arsidiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa malagang pagdiriwang na ito ang mga obispo ng Pilipinas. Kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Meron pong mga sobre na pinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabibendisyonan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.